Hello guys, in this video babagay take 2. Hello guys, in this video ibabahagi ko sa inyo kung paano kami gumawa ng doormat na gaya nito. Okay guys, so ito yung ating mga kailanganin. So kailangan natin ng panapin. Ayan, so gawa ito sa mga ano, nakadirolyo to eh. So mayroon naman iba, mga pantalon, pwede yung mga pinagputulan. And then ito naman yung ating design. So kailangan din ng mugmog, ito yung mga maliliit yan. Ayan. Tapos kailangan din natin ng panapal, no? Yung mga panapal, yun yung mga mailapad na ilalagay dapat sa gilid. Ayan, sa mga corners. So wala tayo noon, wala kami noon. Kaya ang gagawin namin is mugmog na lang yung ilalagay namin. So, yun. Ang sukat pala ng aming panapin ay 15 by 22 inches, and then yung aming design naman ay 14 by 21. So ito yung aming yan sa design, so dito yan, yan. So gawa sa karton lang dahil wala pang pambili ng plywood para gawing panukat. So nag-improvise na lang muna kami para hindi na kami maghirapan sa pagsukat-sukat. So, tara, simulan natin yung paggawa ng doormat. So, dapat talaga, maglalagay muna ng mga panapal dyan, yung mga mailapad na tela. So, dahil nga wala, pwede naman mugmug na. Diretso na lang ng mugmug. Yan. So, ayusin lang yung pagkasalansan hanggang sa mapuno yan. Yan. So, yung design namin, yan, nabanggit ko kanina na ang design namin ay 14 by 21 inches. 14 yung dito sa maliit, then 21 yung haba. Tapos yung panapin. Ang sukat ay 15 by 21 naman. Kaya magkaiba yung sukat nila kasi minsan pag nagtatahi kami tumatagilid. Kaya nilagyan na namin ng allowance para hindi kulangin, para kahit paano eh may maging sapin talaga sa ilalim. Kasi lagi kaming nakakaranas ng tumatagilid yung tahi namin. Siyempre, beginner pa lang din kami. So, yun ang ginagawa namin, nilakay namin yung panapin para makasigurado. So, yan. Nakikita niya man, makapal yung pagkakalagay. Ayan. Pagkakasalansan niya. So, hanggang sa mabuo yan. Yan. So meron din kami nabili, ayan o, yung mga kulay dilaw, yung mga madudulas na tela. Yan, kung makikita nyo, ayan o, makintab. Makikita, ayan o, makintab yan, madulas to na tela. So, hindi naman siya pwedeng gawing panapal sa gilid, although malalapat ito dahil dumudulas. Pag tinatahi, dudulas lang, tatagilid yung pagpapasada. Kaya ginawa namin, parang ginawa na lang namin ng parang mugmug. Ayan, nalagyan na lang namin sa gitna. Para naman hindi sayang din. Pakinabangan lang. So, ayan. So, pag nakapa nyo na sa tamang kapal na yung nagawang pagtataytay, ang tawag dyan, so, pwede natin ilagay yung ating design. So, yan. Ito yan. Design namin is polka dots. So, ito pala yung mga nagawa namin na iba. Yan. Yan, polka dots yan. So, yan. Ah, ganyan po. So, pagkatapos, yan, tupiin para ang tawag yan? Para maganon? Oh. Tupiin para ano? Kuha mo, ayan o. Ayan. So, ayan lang po guys. Okay guys, so ngayon magtatahi na tayo ng doormat. So, ganito kami magtahi. So, hindi namin alam kung ganun din sa iba. So, ito yung paraan namin. Kasi dito kami nadadalian. Okay? So, panoorin nyo na lang. Thank you.
ganyan. Pinatahin mo na yung portion ng bawat kanto. So, bakit nga ba tinatahi yan? Para hindi siya maglaglagan dun sa mga dulo-dulo. Kasi ang dulo-dulo kasi ang napakahirap na gawin. Kasi oras na malaglag yung mugmug mo, ulit-ulit ka maglalagay. Kasi hindi kami gumagamit ng ano, ng yung panapal sa gilid. Diretso na mugmug kasi ganun din naman eh. Mas maganda pa nga tignan pag ano, pag mugmug lahat, malambot. Ayan. So pag natapos na yung tahiin yung buong kanto, ayan, saka na patahiin ang todo. Ayan. So yung kabilangan naman, ganyan lang. So ayan. Okay. Katapos yung maliit na ano, side, mahaba naman. So, dito kasi kami komportable na magtahi. Kaya ito yung lagi namin ginagawa. Tsaka baguhan lang din kasi kaming nananahi. So, tsaka walang nagtuturo sa amin kung paano ba talaga ang pagtahi. So, invento lang namin to. Kaya, ang importante is matahi ng maayos yung format at maganda. Ayan. 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 So, ayan guys. Ayan na. Ayan. Sealed na lahat ng ano, ng kanto. Ayan, lahat ng side. So, ngayon, ang susunod na yung gagawin is papasadaan natin dito. Dito na. Ayan. Ayan. So maglaan ka lang ng mga 1 or 1.5 inches na lapad. Ayan. Ayan. Sige. Tuloy-tuloy natin to. Wala nang putol-putol. Namin and 2 inches po ito. Ayan po, 2 inches yung lapad. Okay guys, so today magpapiping na tayo, no. So, pag nakita niyo na yung pag nakita tuloy, pag nakuha niyo na yung ito, hindi na niyo anong gagawin natin? Tutupiin. Okay, mga gano'ng kakapal 'yan. Siguro mga 1 inch.
Ayan, mga 1 inch. Or kung gusto nyong makapal, mahaba pa, pwede naman. Pero tansyan nyo lang kasi baka hindi magkasya yung gina nyo, eh, kailangan nyo pang magtugtong. So, kami kasi, nakikita na namin, so, hindi na kailangan ng masyadong mahaba. So para meron rin kayong guide kung saan niyo tinatama itong ano, itong tahi na to. Ayun. Yung dito, ayan dulo ito, ito. Dito na niyo itatama din para hindi na rin kayo mahirapan kung nangangapak pa kayo. Sa mga baguhan lang po ito ha. Hindi po ito sa mga expert. Si kami baguhan lang din kami. Ayun. Binabahagi lang namin yung aming nalalaman. Yan, paikot-ikot lang yan. Hanggang sa makarating ka sa kabilang dulo. Nagdugtungan. Okay, so ayan na tayo. Papunta na sa nagsimulang kanina. Yan, makikita nyo, sakong-sakto lang talaga, oh. Yung Gina. Yun. Okay, yung huling-huling parte ay babalik ta rin. Ayan. Kunin yung Gina sa likod, lalagay sa harap. So sa pag ano, sa pag tupi niyan, unahin niyo itong may pinagdugtungan. Kasi yan ang minsan kumakalas talaga, lumuluwag. Hirap yan. So, unahin nyo yan na tahiin. Ayan. Tapos naman. Hindi katulad ng mga nandun sa yung buo talaga. Hindi na mahirap yun. Ayan. Tada. Nakita nyo naman, di ba? Tinupi lang sa dulo. Ayan. Tupiin lang yan. Ayan. Pakita natin yung paano pagtupi. Paano pagtupi. Ayan. Tupiin yung side na sa'yo. And then, ipailalim pa ibabaw yung natahi na. Ang gagawin sa pinatahi na. Ayan. Sige. Ito, no. Ito, pwede ah, ayan. Ibabaw. Ayan, ibabaw. Pero pwede na ipailalim yan. Ayan. So, pasya na yan kung saan kayo komportable. Ako kasi pag nananahi ako, nakaibabaw yun. Ay, ilalim pala. Ilalim. Sa kanya nakaibabaw yung mula dun sa pinagkatiyan. Ayan. So, antayin natin matapos yan. Sa dulo. Guys. Tapos na. Yun. So, ito na yung ating final output. Wait lang. Hindi pala kita. Yan. Natin lagay. Ito mong kapal, oh. Alam mo, lalobo. Diba? Ang kapal. So, ganito po kami gumawa ng doormat. Makakapal. Ayun, oh. Ikita nyo naman. Umbok na umbok, oh. Side dyan. Ay, wait lang. Ayan, oh. Diba? Ha. Kita naman, di ba? Naumbok na to. O, kita mo dito, o. Oh. Umbok na umbok. Ito yung likod namin. Ayan. Ay, ganda, di ba? Ayan. So, ito pala yung iba namin nagawa. Ayan. So, ganun din. Ayan, o. Oh. Kita nyo naman, hindi masyadong mabagsak, o. Oh, dahil sa kapal. Ayan. So, ayan. Ito pa iba. Ayan, ganun din to. Oh. Kita nyo, maumbok na umbok to, kapal, o. Oh. O. Oh. Yun. And that's it for the video guys. Maraming salamat sa inyo panood. Kung nagustuhan yung video nito, please like and share, subscribe to my channel, and yun lamang. Maraming salamat. Paalam.